me, Janine B. Back at it again with another vlog. So for today's video, guys, gagawa ulit tayo ng bagong twist dito sa aking channel. Pero alam ko marami na nakagawa nito. So yung I tried following blank blank. So for today, ang gagawin natin is ipa-follow natin yung skincare routine or nighttime routine ni Miss Anakai. So yun nilalagay natin. So lalagay ko na is I tried following Anakai's skincare nighttime routine. Without further ado, let's get started. Nandito na ako sa aming CR. Sorry kung nag-e-echo ako or hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako. Nirecord ko na yung mismong video or clip nung pinakita niya yung mga skincare niya. Actually, sa lahat ng daily vlogs ang ina-upload niya yun. At yun lang yung ginagamit niyang product. Init. Siguro ang gagawin ko, ilalagay ko na lang dito yung video para ma-follow niyo pa rin or makita niyo kung ano yung ginagawa niya sa mismong clip. Okay, let's go. Anyway, ito na yung nangyari sa makeup ko. Natatanggal sa usually makeup ko dito sa may salamin. Pero matatanggal na ako ng makeup. And using these wipes from Bioderma. Hi guys! So, meron siyang pinakitang parang makeup remover na wipes. So, hindi ako nakabili nun kasi out of stock. Pero ito yung ginagamit ko pang makeup remover. This is micellar water 3-in-1 cleanser. So, ginagamit ako siya ng cotton kasi nga makeup remover siya. So, i-remove to yung makeup. Wala kasi ako nung any cleansing wipes ni so, sige. Play na natin. Matanggal yung makeup in fairness. Kailangan ko nung kahapon. Bili pa ako ng ganito. Pure Derms Charcoal Makeup Remover Cleansing Towelettes. Ang bango niya, promise. Pero yung mabango na hindi naman nakakahilo, overpowering yung scent. Tsaka perfect siya for makeup wearer like me. Kasi ayan, okay, tangkitang yung dumi. Inisip ko nga kasi hindi siya magiging effective dahil kulit. Hindi ko alam kung natatanggal ko pa or what. And makapalin yung kanyang towel. Tapos hindi siya, I mean, pretty. Hindi pa kasi katulad nung kahit skin na huli kong ginamit sa color. Para ako nag-exfoliate habang natatanggal ako ng makeup. Ang dami pang juice kaya sulit na sulit talaga. Okay, love this. I will start to pour this on. Kung pa man din pag bumili ako yung maramihan, lalo na talaga pag nagustuhan ko. Lalo na pag sobrang busy mo, gusto mo yung sobrang simple na lang talaga na gagawin mo sa skincare routine. Kasi nga, di ba? Hey guys, by the way, nakalimutan ko pa lang ibanggitin kanina ko ano yung gamit ko sa aking base. Ito yung gamit ko. This is the Skin Saver by Anakai. So, I'm in the shade Light. So, as of now, sold out siya. So, diba? Perfecto. Sobrang ganda niya dahil meron siya SPF 50++++. So, continue tayo sa video. And na-remove ko na yung aking makeup. So, ayan na yung nagamit kong cotton. So, let's... However simple it is, basta tanggalin mo yung makeup na sinuot mo sa buong araw. Ngayon na, wash on the face. Using this one, this is the Lux Organic Aloe Vera Brightening. Oops! Meron ako niyan, guys! All Lux Organic. Kasi siya na microfoam cleanser with vitamin C. Wait lang. Ang ganda ng bali ito ni Pushy. Kung gusto mo na tayo ng pakain. Ibali ito. Parang piliit lang talaga ng gayaan mo. Yan lang. For the whole face. But what I do, dalawang face ko siyang wala wash. Kaya nang pag-wash for face eh. May sayo na kaya wala na siya. It's simply. Siyempre sinasabi mo ano. Unang wash pa lang yan. Para nalulunod na ako. Makeup hat brush. Tumbling! Sarap.
Itatagay mo lang siya. Okay na, sa pagdalawang wash na ako. Nagustuhan ko sa facial wash na yun. Yung pakiramdam mo na malinis na malinis yung makawi lang. Papakita ko, ado, meron akong body pimple dito. So, parang ano niya, smooth niya, pero hindi yung banat na banat yung mukha ko na natanggal niya. True. Sarap ang pakiramdam niya sa face. Ang lamot. Wala ko ng cotton, and ako na-advisean talaga ko na aking OB. As much as possible, use everything organic. O kahit sa skincare, di ba? For my toner yung ginagamit ko is this one from Thayer. Ayan, focus ka naman, sis. This contains which is a focus on. Maganda siya for blemish prone skin like mine. Wait. By the way, guys, maliit lang muna yung kinuha ko. Dahil yung malaki, medyo may pagkamahal siya. Pero anyway, ayan. Tinan muna natin kung ayan siya. Okay, guys. Pinose ko muna siya. So, maglalagay tayo sa ating cotton. So, ayan. 290 pesos itong ganito paligid. Malambot ng balat. Yung mga hindi mo natanggal sa facial wash, ayan, dito na yan. Yung iba pataas sila magganyan, pero ako kasi sorry, pero ganito din talaga ako maglagay. Kahit ito travel kayo, hindi yung pwede si skin mo, ang iyong mga skincare, mga sis, lalo na kung katulad kita na acne prone, eh, alam mo dito sa skin itong sinishi. And meron siyang content na rose petal, ay like rose. So, kung papasin nyo guys, ang laki ng container niya. Hindi ko alam kung kailan ko ito mauubos. Sobrang tipid niya. Ang lambot niya sa balat. And lastly, wala naman siyang marami pang galaw. Kasi di ba pag nagtatravel ka, mahirap yung masyado kung marami ba. This is the Lux Organic Soothing Gel. Ayan siya, una kasi. Pinagpapatungan ko ng camera yan. As of now, so kukuha mo na ako eh. Nagdadalawang layer ako. And for my first layer, let it dry. Sobrang genius. So, yung binili ko is ganito, yung pinakamalaki. Ayan guys, yung pinakamalaki. Ito, 199. Hindi ko alam kung magkano yung sachet kasi nawalang available. So, lagyan ko tayo. Ginawa niya. And for my first layer, let it dry. Sobrang genius yung nakaisip ng ganito. Kasi itong ganito, mas madali siyang dalain. Hindi siya ganun kabigat katulad ng top. Pag nagtatravel ka or kahit sa bahay, hindi siya nagdo-double deep or mabilis mo contaminate. Another lagay, ganun maglagay. Since ito na lang naman yung moisturizer ko na dala-dala, okay lang ko. Ang doble-doble. Pansin ko kasi yung mga nakuuso ngayon na yung may ice, something like that. Yun kasi may alcohol content. Kaya pag nilalagay nyo, parang may cooling effect. I prefer this one, yung soothing gel, kasi ito, wala siyang alcohol. Paraben-free, alcohol-free, and wala siyang artificial na color. Dito pa rin ako sa original na ganito. Okay, let's go sa pakali. Two layer now. So, isa pa. One, I can put sa body. Ayaw ko kasi na malagkit sa katawan, promise. Kaso since hindi na ako maliligong dahil pagod na pagod lang, hindi ako maglalagay bukas pagkatapos. Ito din yung ginagamit ko for everything you can use. This for the hair, for the face, for the body. Pag nangangati ka, pag napapuka ka, pag insect bites, ito lang yung solusyon. Bago pa dumating itong kaspapaw, meron ang soothing gel. And last but not least, guys, ginagamit ko lang ito as an extra layer of my shoe. Ang pinapakita niya na dito ngayon sa video is itong Hydro Firming Mist. Ayan, looks organic din siya guys. Nabili lang din siya sa my Watson. Okay, play. Water, tas meron din yung isa yung skin mattifying, but my favorite out of the three itong Hydro Firming kasi hindi siya malagkit and warm moisture for the skin. Yung kasing kamalihan ng tao, akala nila perfect oily kailangan. Wait, isa pa. Kasi parang yun siya mali yung spray niya. Ayun siya. Tapos na, gano'n lang kabilis. Ito, toner, moisturizer, ito, optional lang ito. Dadalok ito lagi mag-travel. So, pag nag-retouch, tissue lang. And ito, I don't use any more products. Kasi ayun na napapatong-patong sa mukha. Yung makeup and yung hair. And lastly, mag-release ako at sinita ay maglalagay na ang Tiger Balm.
magpo-post lang ako. Okay guys, so that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Okay guys, so that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. But anyway, reason kung bakit si Miss Anna kayong pinili kong sundo na skincare routine kasi siya nga yung kapareho ko na skin type. So pareho kami oily to dry skin. So oily ako dito guys. Dito. Tapos dry skin ako dito. So may outer part ng face ko. Tama may pagka-describe ko. But anyway, tapos yun nga, nagustuhan ko yung kanyang product kasi nga, organic siya. Tapos, alcohol-free. Yun nga, kung napanood yung previous vlog ko about my skincare daily routines. So yun, mahilig ako sa mga alcohol-free na product kaya suitable talaga siya sa akin. But anyway, ang dami na lang sinasabi. Kung nakita niyo doon sa mismong video, guys, hindi ako masyado nakapagsalita kasi nabigay na ni Miss Anna kay lahat ng information doon sa mga product na pinakita namin. Pinakita ko kanina. So ayun, so thank you guys for watching. Sorry kung ngayon lang ako nakapag-upload ng video pala. Back to school na ako, pasokan na namin ulit. But anyway, sana nagustuhan niyo itong bagong upload na video. And kung hindi ka pa nakasubscribe, girl, mag-subscribe ka na. Please don't forget to like this kind of video. Kung gusto niyo yung mga gantong video na skincare or whatsoever. And please don't forget to click the notification bell button down below. Down below. So you will always get notified every time I post a new video. So thank you guys for watching. Bye! Pangano kayo na? Bye!